Ito na po sir, order na po PS2 mod for CD. So paano po siya i-set up? Kailangan po memory card po, andito na po siya sa slot 1. Huwag mo na po ilagay yung mga CD sa loob. Ito po kasi yung CD tray, yung adapter po niya. Po-convert niya to 220 volts, then yung kanyang AV cable po dito. So first things first po, kailangan po pag meron po yung switch sa likod, on nyo lang po yan. Yung pag on nyo po ng PS2, pupunta po yan dito. Pag dalawa lang po nakita na ganyan, sabihin mali po yan. Ang gawin nyo po, pasok po kayo sa loob ng browser. And make sure po na detect po yung memory card. Kapag wala po laman yan, o wala po kayo nakita dyan, no data, sabihin, hindi po na-detect yung memory cards. So, ayusin lang po yung paglagay. Then, press the reset button. So, make sure maayos pagkakalagay po dito. Then, press the reset button. Ayan po. Ayan po, normal lang po yan. Iba na may butas po yan. Yung sensor po na infrared. Ayan po, dapat po may alabas mo ganyan. Lock up. Ayan po siya. So, ayan po. Green light. May panaload na po yung MacBook. Ayan po yung dapat yung screen niya. Ang unang pong gagawin is pumunta po sa game disk loader. Buksan po yan. Press X. Wait. Ayan po. So, bubukas po yan. Nakalagay po status no media in drive. So, nga lang po natin bubuksan yung CD tray. Ginagawa po tayo ng sample na CD. Po siya, bagong burn po yan. Then, sarap po natin. Ito lang po yung ating gagawin. No? Yan po yung normal step. So, kailangan po yung status po na is detecting. Yan. Pag DVD, video, and drive, sabihin po, hindi pa yan nakaset up. So, ito pong gagawin po natin yan. So, kailangan po natin i-restart yung PS2. I-eject po muna yung CD. Lagi po muna walang CD. Then, restart yung PS2. Sa MacBook menu. Kailangan po, wala po muna yung CD, no? So, pag ano po nangyari, puto lang po tayo sa Simple Media System. Copy na po yun, lumabas na po yung waiting for media. Saka natin i-press yung eject. Nagay po natin yung CD. Sara po natin. Wait lang po siya malidik. Nakalagay po dyan, reading disk. Yan. Lumabas na po yung video and audio TS. Press na po yung start sa control. Press po yung save settings. Save configuration po na labas dyan. Pilihin po exit SMS, press X, exit po yan. Okay, pag exit po, buksan po yung ulit yung disk tray. Okay, at makikita nyo po yan, press yung circle to back. Ayan, tsaka nyo bubuksan ulit yung game disk loader. Then, ilagay po yung CD ulit, close po yung tray. Kailangan po yung status po niya magbabago na ito, PS2 drive. Yan, diba nagbago na po, press po yung X para mag-load. Ayan na po, gagawa na po siya. Ayan lang po,